Amen. Magandang hapon po sa ating lahat at salamat po sa ating Panginoon Diyos na tayo muli ay pinagtipon-tipon sa oras po na ito sa isang purpose is to learn from the Word of God. Amen. So it's good to be back in the house of God. At hindi ko na po tayo paligoy-ligoy pa. Salamat po sa mga awitin po na ating napakinggan and I hope that it prepare our hearts from the preaching of the Word of God. Thank you po sa ating mahal na pastor for this opportunity once again na tayo po yung makapagsalita ulit sa harapan na ito and praying, I'm hoping and praying na ako po yung maging encouragement po sa inyo sa oras po na ito. So let's turn our Bibles please in Matthew chapter number 4, a very familiar passage in the Word of God. Matthew chapter number 4, beginning from verse number 17 hanggang maabot po natin yung verse number 20. So tayo po ay magsasama-sama for a short 30 minutes at I hope na tayo po ay makakakuha po ng katotohanan po sa oras po na ito. Verse number 17, dyan na po ba kayo? Amen? Amen. So basahin ko po habang sinusundan niyo po ako hanggang maabot po natin yung verse 20. The Bible says, "From the time Jesus began to preach and to say, 'Repent, for the kingdom of heaven is at hand.' And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And verse 19, and he saith unto them, 'Follow me, and I will make you fishers of men.' And the last verse, and they straight left their nets and followed him." Ang ating pag-uusapan po sa oras po na ito is all about yung characteristic or yung identity of a true follower of the Lord Jesus Christ. Identity or characteristics of a followers of the Lord Jesus Christ. Tayo po ay pumikit yung muko at tayo po ay manalangin. Let us pray, dakilang Diyos Ama na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Thank you, O God, for using us for this whole day. Thank you, Panginoon, sa mga kaluluwang naligtas. At salamat din po, Panginoon, sa oras po na ito na kami po ay nagsama-sama sa aming group, sa aming discipleship, Panginoon, service. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ng iyong salita na aming mapapakinggan. Use me this afternoon. I am nothing without thee, Panginoon. Kaya, Holy Spirit of God, empower me now. I just want to become a blessing. And Lord, please hide me behind the cross. At kayo po ang maitataas po sa oras po na ito. At bigyan niyo po ako ng wisdom and understanding. At ipapaalala niyo po, Panginoon, na lahat po ng aking mga napag-aralan, ito po ay magsisilbing encouragement and blessings, O God. Blessing po sa lahat po ng mga tagapanginig sa oras po na ito. Patawad, Ama, sa mga pagkukulang pagkakasalang nagawa. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, maraming salamat po. Po yung makaupo. At unang-una po, alam naman po natin mga kaibigan, mga kapatid, sa oras po na ito, itong ating talatang binasa, it is a very familiar passage from the Word of God na ito po yung isang kasaysayan, ano po, o kaya ito po yung makalupang ministeryo po ng ating Panginoong Kristo. Mababasa po natin in verse number 12 that the Bible says, "Now when Jesus heard that John was cut into prison, he departed into Galilee." Makita po natin dito that nung si John the Baptist ay hinuli na po ng mga muhuli po sa kanya during this time, ay agad-agad po ang Panginoong Kristo ay nagpatuloy po at hindi po siya natinag sa kanyang napakinggan at patuloy po siyang ipinagpatuloy yung kanyang ministeryo dito po sa lugar po na ito. Kaya nga sabi po ng Biblia, "From the time that Jesus began to preach to say, 'Repent, for the kingdom of heaven is at hand.'" Kaya nga po, walang ibang pinag-uusapan po dito is all about repentance. Na kung saan ito po yung ating ibinabahagi noon pa man at hindi, salamat po tayo sa Panginoon dahil ang ating simbahan ay hindi po tayo nagbago ng prinsipyo. Amen? Marami na pong simbahan po sa ating paligid na nag-iiba na po sila ng doktrina, yung kanilang kapamaraanan pagdating po sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Kaya nga salamat sa Panginoon dahil tayo po ay naninindigan, naniniwala sa isang doktrina that we must preach the Lord Jesus Christ and He is the only Savior. And of course, mga kapatid, napakahalaga talaga yung tayo po ay walang pinipili pagdating po sa pagbabahagi po natin ng salita ng Diyos. And here comes the Lord Jesus Christ in the Sea of Galilee. Alam naman po natin that when he saw Simon, Peter, natagpuan niya po dito ang dalawang magkapatid po na ito and it's Andrew brother, sila po ay nagpapalaut, ano po, they are casting net into the sea. Ano po, sapagkat ito pong lugar po na ito, ito po ay pinapaligiran po ng dagat. Ano po, ito pong Galilee na ito, kung papansinin po niyo dito sa Bible, meron pong mapa po dito, ay mapakalaki po itong lugar po ng Galilee. Ano po, meron pong Northern Galilee, meron pong Lower Galilee and Upper Galilee. Ano po, at yung kanilang lugar na pinuntahan, kung saan po ang Panginoong Kristo na siya po ay binaptized ni John the Baptist ay doon lang po sa Jordan River, doon lang po sa may baba. Ano po? And this place, Galilee, was Jesus felt at home. Ano po?
At dito rin po natin makikita that this is where he grew up and he began his ministry. Ano po? Sa kabila ng Roman authorities doon sa Jerusalem, na ito po yung nagko-control sa Jerusalem, the wicked leaders during this time, ay nagpatuloy po ang Panginoon. Ano po? Sa pangangaral po niya ng salita ng Diyos. At ito pong Galilee rin po na ito, mga kaibigan, mga kapatid. It is a very most beautiful place, mga kapatid, in the regions of Israel. Ano po? Kung mapapansin niyo po ninyo, pag kayo po yung mag-search sa Google, ay makita po ninyo, napakaganda po yung lugar po na ito, mga kapatid. Ano? Kaya nga po, no wonder na kung saan ay doon po binaptize ang ating Panginoon, doon po sa malapit po sa lugar po na ito, which is yung Jordan River. And napakaraming history kung nakikita po natin during the landmark history of this place, mga kapatid. And diretso na po tayo, no? Isunulat po itong aklat po na ito during the time doon po sa Judea, doon po approximately 37 AD. Ano po? At walang ibang author ng aklat na ito is no other than Levi, the son of Alphaeus, the brother of James, ano po, which is Matthew. At alam naman po natin that Matthew is a tax collector. Ano po? Ayan po yung kanyang trabaho. One of the 12 members of the 12 apostles of our Lord Jesus Christ. At wala pong ibang team. Ang aklat po na ito is Jesus Christ is Jehovah's King of the Jews and the Savior of the world. Ano po? Particularly the gospel to Israel. Ayan nga po, when we say followers, a follower is one in the service of another. O, sinasabi po nating retainer. Ano po? One that follows the opinions or teachings of another, or one that imitates another. Ano po? Kaya nga po, ang tagasunod sa Panginoon Kristo, we must imitate the Lord Jesus Christ in our lives daily. Ano po? Kinakailangan nating tularan, kinakailangan nating gayahin ang ating Panginoon Kristo. Meron nga pong isang awitin that I want to become that man. Ano po? I want to become that man. Sa pamamagitan po ng sa kanyang pag-uugali, the way he talks, yung kanyang lifestyle, ay yung dapat po yung ma-picture natin, yung dapat yung makuha natin, I'm sorry, ano po? Yun yung dapat makuha natin, mag-influence ng ating buhay, mga kapatid. Kaya nga po, a follower is in the service of another. That is the follower of our Lord Jesus Christ. Sapagat alam niyo po, marami na rin po sa panahon po natin ngayon ang nagsasabi that they are the follower of Jesus Christ. In fact, meron nga po pangalan ng simbahan, di ba? Yung kanilang pangalan ay meron pong Jesus Christ. But sadly mga kapatid, ay hindi, they are not following the Lord Jesus Christ. Ano po? Ibang katuruan ang kanilang itinuturo. They are not claiming that Jesus Christ is the King. They are not claiming that Jesus Christ is the Son of God. They are not claiming that Jesus Christ is the Savior of the world. Hindi nila kiniklaim, mga kapatid, that Jesus Christ is God. Yun po yung nakakalungkot po doon, mga kapatid. Kaya nga po, one of the true characteristic, mga kapatid, of the follower of Jesus Christ, mga kapatid, ay sabi ko nga po dito, tutuloy ko lang po dito, as a discipler is a learner. Ano po? If you're a discipler, you must be a learner. Ano po? Kaya nga pag sinabing discipler, mga kapatid, ikaw yung tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Ano man ang mangyari, ay kinakailangan mong sundin ang Panginoon. He is a learner at ibig sabihin, you are adheres to what he learned. Mga kapatid, you're not just learning, kundi you apply what you have learned from the Word of God. Ano po? Yan po ang ibig sabihin po ng discipler or a learner. Kaya nga po, a lot of people today, sabi nga po sa inyo kanina, they want to follow Christ, but the problem is, they refuses to apply what they have learned, mga kapatid. They are just saying, verbally, sinasabi nila na, yes, ako po isang Kristiyano, yes, I believe God, I follow the Lord, but sa kanilang buhay ay hindi mo makikita, mga kapatid. Kaya nga po, napakahalaga na may bibigay ko lamang po sa inyo tatlong bagay po sa hapong ito, sa gabing ito, na mga karakteristik ng isang follower of the Lord Jesus Christ na makakatulong po sa atin para tayo po ay mapakita at makitaan talaga ng totoong pag-uugali galing sa ating Panginoong Hesukristo. Many people follow after Jesus because his life and many follow after him today. Ano po, maraming nagpa-follow sa Panginoong Hesukristo because of miracle. Kaya nga merong Jesus Miracle Crusade, di ba? Pero huwag po tayong maniwala doon, mga kapatid. Dahil hindi po yung totoo, amen? Kaya nga po, sabi po dito, what kind of follower of Jesus Christ are we? That is the very question this evening to us, mga kapatid. Anong klaseng follower ng Panginoong Hesukristo po, or tayo po sa Panginoong Hesukristo sa gabing ito? Ano po? Masasabi po ba natin na tayo ay follower of our Lord Jesus Christ?
O sinasabi lamang po natin ito at hindi natin ina-apply. Kaya nga po, in order to become the followers of Jesus Christ, you need to be a number one. Sabi nga po ni Jack Hayes, before I go to point number one, sabi po ni Jack Hayes, the follower is as important as the leader. Ano po? As important kung gaano kahalaga ang leader ng ating simbahan, yung mga leaders, ang ating pastor at yung mga leaders po natin, mga elders po nating simbahan, ganun din po kahalaga ang isang follower. Ano po? Kasi wala pong leader kung wala pong follower. Amen? Kaya sabi po dito, it is important as a leader. Jesus Christ isn't looking for you to be like other Christians. Ano po? Hindi para maging katulad sa ibang Kristiyano, kundi ang pinaka-main thing is looking for you to be like Him. Amen? Maging katulad tayo ng ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya nga po, itinuturo sa atin dito sa ating simbahan ang tamang pamanoo, pananamit, tamang pananalita, tamang pag-uugali, mga kapatid, upang sa ganun, pag tayo ay lumabas at humayo at nagbahagi ng salita ng Diyos, tayo po ay kapanipaniwala. Ano po? Dapagkat marami pong nagsasabi that they are Christians, kaya nga, magpasalamat tayo dito eh. Merong distinction talaga sa atin, lalo na po pagka merong pong lamay, ano po, may pinupuntahin tayong lamay. Naalala ko tuloy yung pinunta namin nila sa Rotom, doon po sa lamay po ng asawa po ni Ma'am Julie, doon po sa Ilocos, di ba? They are claiming that they are pastor, ano? Pero hindi mo makita talaga that they are pastor. They are just an ordinary, mga kapatid, sa kanilang itsura, mga kapatid. Pero sa atin talaga, mga kapatid, makikita po yung distinction. Pananamit pa lang, kaya nga, no wonder, pinagkamalan si CJ na pastor eh, kaysa kay pastor, kaysa kay Brother Gilbert, pinagkamalan si CJ eh, kaysa sa akin po eh. Ano po? So, kasi nakita niya talagang naka-necktie, ay mukhang pastor. Amen? Sana nga po mag-pastor talaga. Amen? So, number one, mga kapatid, a characteristic of a true followers of the Lord Jesus Christ, number one is to become the fishers of men. Makita po natin yung talata ng ating binasa. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, He saw two brethren, Simon called Peter. Peter and his brother Andrew casting nets. They are very busy sa kanilang trabaho. Mangingisda po itong dalawang ito, mga kapatid. They were fishers of men. But when they met the Lord Jesus Christ during this time, sabi sa verse number 9, and He said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Ano pong ibig sabihin po ng fishers of men? When you say fishers of men, you become a soul winner. You become magiging ikang soul winner ka. You share the gospel wherever you are, mga kapatid. Saan ka man lugar na mapadpad, anumang area na kasaan ka inilaga, ay you must share and you must be ashamed, mga kapatid, to share boldly the word of God. Amen? Kaya nga po, napakahalaga po talaga dito. Umaalala po ninyo in verse number 9, a very familiar passage, tas lang po tayo, Matthew chapter 9 in verse number 36, the Bible says here, but when He saw the multitudes, He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as a sheep having no shepherd. Ito yung puso ng ating Panginoong Kristo. When we say compassion, it's all about the sympathy or the pity, mga kapatid, yung paghabag ng Panginoong Kristo sa isang taong makasalanan na pupunta sa lugar ng impyerno. Kaya nga po, there is no reason to quit. There is no reason to quit sharing the gospel, mga kapatid, saan man po tayo mapunta. We are not men pleasers, but we are men fishers. Amen? Kailangan po natin maging men fishers. Ito ang kailangan po natin sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. Ano po, marami pong taon, they are very busy sa kanilang trabaho, mga kapatid. Pero ako po ay saludo pa rin sa mga ibang mga kasamahan po natin dito. Hindi po hadlang yung kanilang trabaho para maibahagi po nila ang salita ng Diyos. Ganun din po sana sa mga estudyante. This is now the moment na i-share nyo, ipakilala nyo that you're a Christian inside your school campus. Amen? We must not be ashamed, mga kapatid. Hindi po, wala po tayong dapat ikahiya sa Panginoon. In fact, hindi tayo kinahiya ng Panginoon. Amen? Hindi po tayo kinahiya ng Panginoon. Kaya nga po, sabi nga po dito, the only alternative to soul winning, sabi po ni Jack Hals, is the disobedience to Christ. Marami pong hadlang, mga kapatid, para hindi natin ibahagi ang salita ng Panginoon. Ano po? Maraming mga pagpipili, dalawang bagay na pinagpipilian natin kung bahagian ba natin o hindi. Marami tayong mga nakakita, nakakasalubong sa atin, sa daanan, sa ating eskwelahan, saan man tayo mapunta, kung sisiran mo ba ito o hindi. And that is disobedience to Christ, mga kapatid. And it will lead you to sin, mga kapatid. Alam mong tama, pero hindi mo ginagawa, no, sabi po ng Biblia, yan po ay kasalanan. Ano po? Kaya nga po, you cannot be a fishers of men if you don't give your time to share the gospel.
Kaya nga po magpasalamat tayo dahil meron tayong Sabado, meron tayong follow-ups, visitation, soul winning. And if you are a part of that, mga kapatid, if you involve yourself so that, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ano po? Dahil yung tutusin, mga kapatid, marami pa po tayong mga tao na pwedeng abutin sa ibang sa mga lugar po natin. In fact, sa ating area, everyday, sa bawat pag-area natin, nadadaanan natin, minsan hindi pa natin napupuntahan. In fact, doon nga doon sa area po ni Ma'am Virgie, pinuntahan namin, yung Purok 5 lamang po na yun eh. Meron pa pala doon sa pinakasulok, ano po, na laging nadadaanan pero hindi po namin napuntahan. Ano po? Kaya pasalamat ako sa Panginoon eh. Sabi ko, nung pinuntahan ko doon, sabi, kumain ka na ba? Ayan na. Sabi ko, siyempre, baptist tayo. Pero siyempre, sabihin mo muna na hindi, di ba? Hindi pa po ako kumain, ma'am. Ano po, busog pa po ako. Di ba? Pakunyari-kunyari, ano? Pero gusto mo po talaga, di ba? Hanggang sa pinapilitan, binigyan na ako ng ano, nilagay doon sa bag ko yung mga pagkain, sabi ko. Siner ko nun sa mga kaibigan ko. Tuwang-tuwa sila eh. Kaya, and then, natutuwa ako. Kasi yun nga, nagpinaglutuan pa kami ni Ma'am Marilyn. Ano po, talaga namang sold. Ano po, lalong-lalo po, kasama namin si Ma'am Jane. Mm-hmm. Amen? So, makita mo natin dito, ano po yung mga naging hadlang sa ministry ng ating Panginoong Kristo during this time. Makita natin, number one na naging hadlang, meron pong mga scribes. Meron pong mga Pharisees. Ano po? Marami pong mga tao dito during this time, they known, sabi nga ng ating pastor, alam nila yung batas ni Moses, pero hindi nila alam, mga kapatid, yung batas ng Panginoon po natin, mga kapatid. Marami silang alam pagdating sa law of Moses during the Old Testament, pero hindi nila tayang tanggapin yung mga katotohanan na ibinabahagi sa kanila ng ating Panginoong Kristo. Kaya matatagpuan po natin dito sa Matthew chapter 8, verse number 18, ang sabi po dito ng Biblia, "Now when Jesus saw great multitude about him, he gave commanded to depart unto the other side." And verse 19, "And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whatsoever thou goest. And Jesus said unto him, The foxes have holes, and the birds of air have nets, but the Son of Man hath nowhere to lay his head." Kaya nga po, makita po natin dito, mga kapatid, for sabi nga po ng Biblia, you cannot be a fisher of men if you keep wala kang panahon, mga kapatid, para ibahagi mo ang salita ng Diyos. That is my point number one. We must become a fisher of men. And number two, what is one of the characteristics of our Lord Jesus Christ, to become the follower of Jesus Christ? Number two is, sabi po ng Biblia in 1 Peter chapter number 2, verse number 21, sabi po ng Biblia, "For even hereunto ye are called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps." A lot of young people today, marami kayong mga inaidolo sa social media. Marami kayong mga hinahangaan, mga kapatid, na hindi naman dapat kahangahangaan. Meron po tayong mga hinahangaan, mga artista. Meron tayong mga hinahangaan na mga iba-iba, mga K-pop, na kung tawagin po nila, mga kapatid. Pero bakit hindi tayo maglakas ng loob, mga kapatid, na i-share sa media, sa social media, na hangaan natin ang ating Panginoong Kristo? Kaya nga ang nakakalungkot po dito, kung maling tao yung pinusundan mo sa iyong buhay mo, mga kapatid, kung maling tao ang sinusundan mo sa buhay mo, magkakamali ka hanggang sa huli. Kaya nga sabi po dito ng Biblia, following His footsteps. We must follow the footsteps of our Lord Jesus Christ. When we say footsteps, is the mark of the feet o yung track, yung the way of life of our Lord Jesus Christ. Kaya nga binigyan tayo ng pattern, iniligtas tayo ng Panginoon from darkness, He puts us into light. Kaya nga there is no reason to go back from darkness, mga kapatid. Kaya nga, sabi po dito ng Biblia, merong shepherd pero walang overseer. Merong shepherd pero ang kailangan po natin dito is yung shepherd. Walang tagatingin sa mga tao during this time. Kaya nga salamat sa Panginoon, nung tayo ay natagpuan ng Panginoon sa bilang isang makasalanan, niligtas po tayo ng Panginoon, nilagay po tayo sa isang kalagayan na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, binigyan tayo ng pagkakataon na maglingkod po sa Kanya, kaya nga we must follow His footsteps. Ito yung the great example na ibinigay niya po sa atin during po yung habang nabubuhay pa po siya hanggang sa nawala na po siya, mga kapatid. Meron po tayong salita ng Diyos. This is our pattern, this is our light, mga kapatid, the path of our life na dapat nating sundin, mga kapatid. Kaya nga po, a lot of Christians are not growing because they follow the wrong footsteps. Ano pong nangyayari, mga kaibigan, mga kapatid?
nasa sidetrack po tayo. They follow the fashion of this world. Ano po? Sabi nga po, nagkatrabaho na, di ba? Naabot lang yung profession niya sa kanyang buhay na wala na po sa gawain ng Panginoon. Kinalimutan na po ang Panginoon. Ano po? Ayan nga po, ito sana yung dapat makita po natin mga kapatid, that the way they talk, the way they dress, and the way, yung kanilang lifestyle mga kapatid, dapat we are different from them. This is the characteristic that God teaching to us mga kapatid na dapat nating iwasan. Ito yung dapat nating sundin, yung footsteps ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Minsan ginagaya natin ang buhay ng tagamundo. Minsan yung iba ginagaya yung buhay ng isang artista. Ano po? Hindi naman po tayo artista, mga kapatid. Eh, si Brother Gilbert lang po yun. Ano po? Kayang-kayang gayahin eh. Ayan nga po, mga kapatid. Ano sino yung dapat gayahin natin? Number one, ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, siya yung dapat makita sa buhay po natin. Kung meron mang mga activities, ang iyong family, gatherings, merong birthday, why not? Meron kang lakas ng loob na ibahagi mo. Manalangin ka, ibahagi mo ang Panginoong Hesukristo para sa kanila. Amen? And the last characteristics of being true disciples of our Lord Jesus Christ is nandoon po yung humility. When we say humility, ay hindi po yung nakita mo sa isang classroom na napaka tahimik na hindi nagsasalita. Hindi po yun, ano po? Kaya nga na-awardan, most behave eh. Di ba? Most behave. So makita po natin dito, hindi po yun. When we say humility is submitting to the authority. Ibig sabihin, meron po yung pag-submit niya sa salita ng Diyos, masaya siya na tanggapin yung salita ng Diyos at sinusunod niya yung salita ng Diyos, mga kapatid. Meron siyang authority na ginagalang niya yung authority ng salita ng Diyos na kanyang sinusunod sa kanyang buhay. Kaya nga po nandoon yung self-denial. Ano po, ano man yung maabot natin sa ating buhay, yung laging tinuturo sa atin, we must thank God, nandun yung ating humility, nandun yung ating humbleness mga kapatid, that hindi mo kayang abutin yung mga bagay na yan without God. Ano po, without the God mga kapatid sa buhay mo. That the denial of one's interest and need self-sacrifice. Kaya nga po, sabi po dito, when we say denial, is yung ito po yung related mga kapatid, yung willingness to forgo something. Ano po? Ano yung mga bagay-bagay na tatanggalin mo yung sarili mo? Yung mga pag-uugali natin, mga kapatid, na nagpapahirap po sa atin. Tanggalin na natin yun. Kung ano yung mga pag-uugali natin, bad habits natin, bad characters natin, mga kapatid, palitan natin ng maayos mula sa salita ng Diyos. We must forgo it. Yung mga personal pressures po natin, mga kapatid. Sabi nga nila, nagka-position nang wala na, mga kapatid. Na kaya nga, we must undergo yung tinatawag nating personal trials natin sa ating buhay. Meron tayong mga pagsubok sa buhay natin na nagpapatibay sa atin mga kapatid, na magbibigay sa atin mga kapatid ng pagpapakumbaba. Ano po? Kaya nga, no wonder na binagkakaluban tayo ng Panginoon ng mga challenges sa buhay. Na yung mga challenges natin sa buhay, kinakailangan natin mapaglampasan, kinakailangan natin mag-undergo, kinakailangan natin, kumbaga parang papasukin mo yung butas ng karayom para mapagtagumpayan mo at masasabi mo sa sarili mo, by the grace of God, I am what I am sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, napakaganda yung itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Self-denial, self-sacrifice mga kapatid. Kaya nga kung kailangan mo mag-sacrifice para sa Panginoon, gagawin natin. Bakit? Kasi mahal mo ang Panginoon. And sabi nga ng Biblia, na Luke chapter 9 in verse number 23 and verse 24, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me. Kaya nga po, when you say that you're a true disciple of our Lord Jesus Christ, you must take the cross every day in our life, mga kapatid. We must take those mga kapighatian na ito, kinakailangan mong maranasan sa buhay mo para magpapatibay pa sa'yo bilang isang Kristiyano. Amen? Marami tayong mga pinagpagsubok sa buhay, mga kapatid. But we must take that cross, mga kapatid. We must live that cross, mga kapatid. Itong cross na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil 2,000 years ago ay napagtagumpayan na po ng ating Panginoon. Amen? Hindi na tayo, dapat tayo ang pupunta dun eh. Dapat tayo ang ipapako sa krus, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon because it is already done during 2,000 years ago. Kaya nga po sabi po dito ng Bible, we must learn to sacrifice. The sacrifice is characteristics of a true Christians. At ang ating goal, mga kapatid, is to win the Lord Jesus Christ. In order to follow Jesus Christ, you need to deny yourself. You need to humble yourself, mga kapatid. Number one, you need to become a fishers of men. Number two, you need to follow the footsteps of our Lord. Not
to follow the footsteps of your barkada, not to follow the footsteps of your best friend na makamundong bagay, not to follow yung mga pleasures of this world, mga kapatid. Kaya nga po, as a Christians, if God save us from Egypt, mga kapatid, we must not go back. We must wag tayo magdedesisyon na babalik sa Egypt, because God removed us from Egypt and put us, mga kapatid, sa isang kalagayan na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nga po, salamat sa Panginoon. If we're going to stop, mga kapatid, papaano naman po yung iba? Kaya salamat sa Panginoon. Dahil meron tayong mga soul winning, meron tayong mga saturation, mga kapatid. Without saturation, ay hindi natin maabot yung ibang tao, mga kapatid. Kaya nga po, ang kailangan po natin is to involve ourselves. Wala pong, hindi po rason kung ano man po ang pinagkakaalaban mo, sa pinagkakabalan mo sa buhay mo. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagbi-business ka. But sabi nga palagi nating mahal na pastor, bakit hindi mo gamitin yung trabaho mo, hindi mo gamitin yung business mo, hindi mo gamitin yung pag-aaral mo para maakay mo, mabahaginan mo ng salita ng Diyos yung mga tao sa labas. So, maraming salamat po at lahat po ng kapurian at pasasalamat ay binabalik ko po sa Panginoon. To God be the glory po.